Ito, yung pag-usapan natin ngayon ay is about kay Steed Pass tsaka kay PWG ulit kung anong magandang advice or anong pwedeng gawin kung tutuloy pa ba o hindi na. So, abangan nyo guys. Again, Ron Herrera po. So, kamusta po kayong lahat? Inom lang muna. Ayun, so kamusta po kayong lahat? Sana po lahat ay nasa maayos na kalagayan. At kung bago ka sa akin channel, pa-like, share, and subscribe na lang po at pa-recommend na lang po sa ating mga kaibigan na may planong mag-Poland at dito sa ibang part ng Europe, baka makapagbigay ako ng mga idea or advice, etc., etc. So ayun nga, nasabi ko kanina, for today video po is about of the two agency in Dubai. So si Steadfast tsaka si PWG again and again. So pag-uusapan po natin si Steadfast muna. Siya muna yung pag-uusapan natin kasi medyo trending siya before si PWG. Si PWG trending lagi yan ngayon. Ang nagtitrending naman is si Steadfast. So, nakuwento ko last time may parang nagkasagutan kami sa comment section ng nagpost sa Facebook group na Pinoy Workers in Poland, taga Steadfast agency yung agent. So, ang napagtalunan namin doon is yung process nila kung paano. Kasi meron akong dalawang kaibigan, yun nga alam ko nabanggit ko na to na gusto nilang i-demanda or magsampa ng case sa mag-asawa dahil ayaw na nilang tumuloy sa process nila. So, itong mag-asawa, nag-process sila ng application nila sa Steadfast. So, let's say, nakapag-first and second payment nila. Kasi, payment na sila kasi nga, dumating yung working permit, siyempre, for second payment for the embassy appearance. So, habang inintay nila ang embassy appearance nila, or let's say hindi pa sila nakapag second payment, basta nakapagbayad na sila ng first payment. Ang nangyari, na-promote yung babae sa trabaho. So, mas malaki daw kasi ang kita ng asawa niya kesa sa kanya. So, sa kanya kasi sanay siya sa, kumbaga hardworking siya, okay lang na mababa ang sahod. Basta yung asawa niya is lumuluwag yung buhay niya. Kumbaga, na-promote kasi siya, so tumaas ang sahod niya. So parang yung decision nila is mag-stay na lang sa UAE kasi nga na-promote naman yung babae from, let's say, yung salary from 5,000 dirhams. Let's say, nag-move siya ng 7,000. Let's say lang, example lang, di ko alam actually yung total na increase or baka na from supervisor naging manager siya, di ba? So ang ginawa ng ginawa nila, nag-decide silang hindi na tumuloy. So pero nag-apply sila sa Steadfast. Ang ngayon ang ginagawa ng Steadfast, tutuloy kayo hindi is kailangan niyo magbayad ng mga ibang process na hindi natuloy kasi daw nasa kontrata 'yon. So sabi ko hindi pwedeng nasa kontrata 'yon. Unang-una, hindi ka pa pumipirma ng kontrata hindi ka pa naman nakakarating ng Poland eh. Hindi ka pa naman nagkaroon ng visa sa passport mo na sticker or yung Poland visa. Anong basihan nila para parang ipupush ka or parang inaharas ka na kailangan mong magbayad ng second and third payment ko continue ka man o hindi sa process mo, di ba? So napaka-weird. Sabi ko kahit kanino ka magtanong agency, parang walang ganun. Kahit sa Pilipinas kasi syempre nag-apply ka, nakagastos ka na ng let's say 4,000 dirham. And then nag-back out ka. So sinong may kasalanan, 'di ba? Ikaw kasi nag-back out ka. Parang binigyan mo lang sila ng 4,000 sa first payment. And then suddenly ang agency pa yung may lakas ng loob magdemanda sa iyo kasi daw hindi mo kinontinue yung process mo. So sino naman yung sa akin yung terms and condition nila?
sabi ko hindi ko pa rin mabasa dito. Wala naman dito sa kasulatan na kailangan mong ituloy yung bayad, mag-cancel ka man o hindi. Wala doon nakasaad. So, katulad lang din yan sa PWG, non-refundable. Hindi sila namimilit ng mag-cancel ka or tumuloy ka o hindi. Kailangan mong bayaran nyo yung mga remaining process of payment. Hindi sila ganon. So, sa Steadfast, nung nalaman ko yan, nag-vlog ako about dyan na mag-ingat na lang kung gusto nyo mag-apply sa Steadfast kasi may napapaalis naman sila. Pero ingat kayo sa mga documents na pinipirmahan ninyo. Sabi ko kasi basahin nyo ng mabuti. Kasi baka hindi kayo nagbabasa or di kayo nagtatanong, pirma lang kayo ng pirma. At the end of the day, kayo din yung mapapahamak or ay magugulat na lang kayo ba't hindi ka nagbasa. Ngayon, sinisingil nila kayo, tutuloy man kayo o hindi. So, ngayon, ang nangyari, kasi nasa Switzerland ako last time, nag-PM yung lalaki sa akin, yung laging kausap ko na aplikante ng Steadfast. Sabi niya, ipa-plug ko dito. Makikita niyo yung sa screen, pakibasa na lang. Ayan siya. Taraan! Ayan. So, nandyan siya, nakita nyo, may conversation na rin yung lahat ng naloko ng Steadfast, meron na silang group chat, makikita nyo din yan sa screen, okay? So, tingnan-tingnan nyo na lang. And then, ayun nga, akala daw nila maayos kausap yung Robby. Hindi ko alam kung babae o lalaki, pero sabi nila Robby, marami na pala daw naloko sa Steadfast. Last time, nire-recommend ko yan actually kasi nga, may mga kakilala akong napaalis nila. So parang ngayon talaga ang hirap na magbitaw kasi syempre baka yung mga ibang nag-subscribe sa vlog ko, baka nag-apply sila sa Steadfast. So pwede nila akong sisihin. Pero hindi ko naman sila pinilit na mag-apply kayo. So kung ako kasi, tatanungin ninyo, ayoko talagang magbigay ng agency or any company na pwede nyo apply. Mas maganda na rin siguro yung mag-direct kayo. Kahit malaki yung gastos. Pero hindi ko alam yung process ng direct 100%. Ah. Pero may mga ilan na nakakakuha ng direct hired from Poland. Hindi sila dumadaan ng agency or kanino man agent. Okay? So, yun na nga. Meron ng naloko si Steadfast. So, ingat na lang kayo. So, ang masasabi ko na lang, kung talagang may yung mga nag-apply na nag-aantay na lang ng visa appearance or working permit, nasa inyo yan kung tutuloy kayo o hindi. So, nasa inyo ang kapalaran ninyo kung maluloko kayo or hindi. Kasi non-refundable, so hindi nyo na may babalik yung, hindi na nila may babalik yung pera ninyo. Maganda sana, bigyan nyo sila ng parang option. Kung gusto kong tumuloy sa process ko, kaso gusto ko ng refund kapag hindi naging successful, dapat may mga kasulatan na ganyan. So kung talagang doubt kayo, kung nagastos na kayo ng first payment and then doubt na kayo sa second payment and third payment, mag-isip kayo ng 3 beses, 5 beses kung gusto nyo tumuloy o hindi pa. Kasi kung first payment pa lang, hindi na masakit sa bulsa yung let's say 3,000 AED sa first payment. Kesa madagdag mo yan ng second payment or third payment, tapos wala din mangyayari sa papers mo. So parang nagsasayang ka lang talaga ng pera. So okay na yung first payment na nasayang, di ba? At least hindi na madadagdagan pa. Parang ang isipin mo na lang nakatulong ka sa isang taong manluloko. Eh syempre pinapakain naman ng manluloko yun kita niya sa pamilya niya. So nasa karma, di ba? Karma is digital, karma is everywhere. So ayan na lang natin sila doon kung saan sila masaya. Ipagdasal niyo na lang sila. At least lesson learned na lang din sa inyo na huwag basta magtiwala and then talagang kailangan mag-background check sa mga agency or company ina-applyan, mapa-local ma yan, international or pa-Europe ma yan, pa-Asia or kahit saan parte. Kailangan natin talagang maging matalino. So ayun nga, makikita nyo dyan sa screen yung conversation ng mga naloko ni Steadfast tsaka yung sinabi niya na marami na palang naloko. So, i-screenshot ko din, kay PWG pala yan yung isang comment sa email na kinuha ko sa Pinoy Workers in Poland Facebook group. So, ayun guys, about kay Steadfast,
almost same lang silang scenario kay PWG ngayon, mamaya explain ko. So ingat na lang talaga kayo. Ayun na, moving on, kay PWG naman tayo. So kay PWG guys, marami pa rin naluloko. Patuloy pa rin ang pangluloko nila. So meron akong papakitang email. Itingnan nyo yan sa screen, ilalagay ko. And then yung mga nagtatanong pa na gustong tumulong, hindi ako, para sa akin guys, wag na. Kasi magbabayad ka na naman ng second payment eh. Basta bigyan nyo sila ng option, tutuloy ako sa second payment for visa appearance. Handa akong magbayad. Kaso, gusto ko ng kasulatan na kailangan kong, pwede kong iripan yung pera ko kung sakaling hindi mag-successful yung application ko. Dapat may ganun kayong option. Kasi kung first payment pa lang ang nangyayari sa inyo, wag nyo nang ituloy kasi hindi na masakit sa bulsa yon. Although pinaghirapan nyo yun, hindi na masakit sa bulsa kesa mag-second payment ka pa, third payment kung wala naman mangyayari. So, kasi baka talagang hindi na talaga okay si PWG sa Poland Embassy. Who knows, 'di ba? Sa dami ng decline, yung kaibigan ko pala na taga Dubai, na decline siya, na reject yung visa application niya. Number, anong reason nun sa kanya? Number 8 yata. Yung parang hindi daw detalye yung pagpasok niya sa Poland. Bakit hindi detalye? Kompleto naman yung papers niya. So ibig sabihin, talagang may mali kay PWG kasi halos sa kanya na di-denied yung mga ano niya, mga aplikante niya. So ayun guys, i-share ko lang din yung mga ang dami talaga nagme-message sa akin about yan kay PWG, yung mga nagko-comment at yung mga nagtatanong pa. So panoorin niyo lang yung mga previous vlog, nandoon na lahat ng sagot. Kasi ako tutusin, ayoko na talaga magsalita kay PWG kasi pag naririnig ko si PWG, parang na high blood lang ako. Kasi talagang marami siyang nilokong tao tulad namin at mga iba pa. Pati yung mga kakilala ko, kabatch ko, yung mga kabatch ko ng, or yung mga kakilala ko nag-apply sa yung mga March 2021. Hanggang ngayon, walang working permit, wala pang nangyari sa application nila, at yung iba hanggang 2 beses hanggang 3 beses na di-decline. So, kailangan na naman nilang magantay ulit ng working permit, magantay ng process ulit. Kasi, syempre, yung pamasahe, yung mahal, yung magastos, yung mga passport, yung mga papers, yung mga xerox, magastos. So, talagang, para sa akin, kung huwag nyo nang i-push. Kung, pero, still, nasa inyo pa rin yan, kung gusto nyo i-continue, kung gusto nyo sumugal. Pero, kung ako natatanungin nyo personally, prangkahang tanong at prangkahang sagot, wag nang ituloy. Kasi para sa akin, okay na yung first payment na gastos mo ng 3,150 dirham or kung magkano man yung process nila. And then, wag kayong maniwala sa Canada nila kasi ni isa wala silang successful applicant. Talagang nanluloko sila ng tao. Alam nyo guys, kaya pinupush nila kayong mag-apply or talagang continue yung process ninyo, yung application ninyo. Kasi walang pumapasok na pera sa kanila. Siyempre, negosyo yan, parang marketing strategy or marketing business. O strategy nila, ano pa man yan, na kailangan may pumasok na pera. Siyempre, pampasahan sa sweldo. At the same time, yung commission ng agent na sinungaling, di ba? Tapos, yung mga yung ibang agent ng PWG, kahit hindi nila aplikante yung umaalis, nagpapa-picture yung mga yan tapos ipopost nila sa Facebook. Kunwari, sila yung nag-process doon sa taong yon. Meron isang araw, may nag-send sa akin ng picture namin. Sabi niya, agent mo pala to? Hindi ko agent yan. Style lang nila yan. Ipopost nila sa Facebook page nila na PWG, let's say PWG John Smith. Tapos ipopost nila yung picture ng successful applicant nila para lang may maingganyong mag-apply, may maingganyong magtanong. And the same time, syempre, lahat yan in 13, syempre, may maluloko na sila. And then dapat, kung talagang pinaninindigan ng PWG at Steadfast yung service nila, yung company nila na hindi sila scam, hindi sila manluloko, kailangan, ano yan eh, huwag silang mag-block
sa mga aplikante nila. Huwag nilang i-block, huwag nilang i-hide. Kasi yung mga gustong mag-comment na naka-experience sa kanila, hindi nakikita ng tao. So, kailangan, kung talagang hindi kayo scam, siyempre, karapatan yung ipagtanggol yung company nyo kesa i-block nyo itong mga taong to na naka-hide sila, hindi sila makapag-comment, wala silang magawa, hindi nila masabi yung saloobin nila sa agency ninyo or sa company. So, parang pinapalabas nyo lang talaga na scammers kayo, di ba? So, ayun guys, yun lang siguro muna for today video yung dalawang agency na yan. So, ingat lang talaga at maging matalino sa pag-a-apply. Ingat po lagi. Salamat.